Pumasok ako sa dormitoryo para tuklasin kung sino ang pumatay. Maika! Mamamatay tao si Maika! Bawat isa sa kanila, maaaring kakante o kaaway. I always get what I want, sis. Kahit mamatay pa sa pagpapakyut yung Hazel na, hindi niya maaagaw sa akin si Bert. Alam mo, there's no salvation for those people who commit suicide. Curse of the crown. Lahat na magsusot ito, matitig. Kailangan mahanap ko siya bago siya muling mambiktima sa dormitoryo. Sa mga pangyayari, akala ko ano nangyari sa'yo. Hazel, okay lang ako. Okay na ako. Ikaw rin. Ligtas ka na. Dahil sa'yo, Bri. Niligtas mo ako eh. Siyempre. Dahil mahal na mahal kita. At ayokong nasasaktan ka. Si Ate Maika. Nakita mo siya. Nakita mo rin siya, di ba? Hazel. Patay na si Maika. Hindi si Maika yun. Hindi, Bern. Kung hindi si Ate Maika yun, sino yun? Bern. Bern, kailangan kong mahanap si Ate Maika. Hazel. Listen to me, okay? Ayokong mapahamak ka. Kaya kailangan itigil mo na to. Please lang, Hazel. Di, Bern. Kailangan ko malaman kung ano talaga nangyari kay Ate Maika. Kailangan ko malaman kung ano yung totoo, Bern. Pero hindi na kita pwedeng tulungan, Hazel. I'm sorry. Wala na akong oras eh. Kailangan ko na umalis. Kung ayaw mo akong tulungan, ako na lang mag-isa. Ah! Bern? Buti naman gising ka na. Johnny, nasan si Bern? Nandito lang siya kanina. Hazel, parang imposible yata yun, ha? Anong imposible? Kausap mo lang siya kanina. Hazel, nabali yung liig ni Kuya nung na-hit and run kayo. Hazel, patay na si Kuya. Totoo yung sinasabi mo. Nakaupo siya dyan kanina. Inawakan ko pa yung kamay niya. Hindi totoo yung sinasabi mo, Charlie. Hazel, patay na nga si Kuya. Hindi. Nandiyan siya kanina, Charlie. Hindi siya patay. Hindi mapatay si Bern. Hindi pa siya patay. Hazel, patay na si Kuya. Hazel.
Joyce, kumain ka muna, oh. Dalawang araw ka na nagkukulong dito. Halaga ka muna na sa'yo. Leave me alone. I wanna be alone. Ay, sali ka na, oh. Sali ka na. Tumayo ka na dyan. Alip na, kumain ka. Sali ka na. Malaki ang binabayad ng mami ko para lang pabayaan niyo ako sa gusto kong gawin. So, leave me alone! Iris, kaya nga eh, ang sabi ng mami mo, huwag kitang pabayaan. Kaya halika na, halika na. Pabayaan niyo ako! Ano ba? Iris, sabi ka na naman eh. Leave me alone! Tama na! Get a hold of yourself! Tignan mo kayong itsura mo? Hayaan mo na lang siya. Nabigla lang yun sa aksidente na nangyari kay Wynn. Aksidente? Hindi aksidente yun. May pumatay kay Bird. Iris, it was a hit and run. Yun yun. May pumatay kay Bird. Pinatay siya at hindi pa ito ang huli. Makikita niyo. Umalis na kayo! Kayo! Alam! Pababayaan niyo lang po ba si Iris ng ganyan? Hindi niyo po ba siya papasundo sa parents niya? Wala dito ang mga magulang niya. Nasa ibang bansa. Wala po ba siyang ibang pamilya? Christmas vacation na po. Wala eh. Sa totoo lang, wala na talagang pakialam ang magulang ni Iris sa kanya. Kaya nga sila nagbabayad ng mahal dito eh. Para hayaan na lang si Iris. At yun ang gagawin ko. Mrs. Rona, totoo po ba yung sinabi ni Iris? Na may killer pa po. Na may mamamatay pa po. Dala lang yun ng lungkot. Wala lang siya sa tamang pag-iisip. Ipagdasal mo hindi totoo. Maraming salamat, ah, sa pagsama mo sa akin sa puntod ni Vern. Wala yan. Buti nga napagpaalam ka pa kay Kimi. Nakausap ko na nga rin si Dad, eh. Sabi niya sa akin na susubukan niya daw umuwi galing Hong Kong, pero baka daw makancel din yung flights kasi may paparating na bagyo. Pero okay naman ako kasi uuwi naman siya ngayong Pasko, eh. Alam mo, Hazel, buti ka pa nga eh, kasi yung dad mo makaka-uwi pa. OFW din kasi yung dad ko. Umuwi siya sa amin every Christmas. Pero si Kuya, huwag mo siya makakabalik eh. Charlie. Kuya, bago siya na-aksidente. Kung alam ko lang na mamamatay siya. Charlie. Alam mo, may kutub ako na kung sino man yung gumawa nito. Yung kamukha ni Ate Maika na siya yung gumawa nito. Kaya hanapin natin kung sino gumawa nito kay Bert. Pagbabayaran natin siya. Salamat, Hazel. Kaya namalikmata ka lang kanina, no? Sabi mo, nakita mo si Maika.
Charlie, alam ko kung ano nakita ko. At saka may pakiramdam ako na may kinalaman sa mga nangyari. Si Hazel ang sabi sa akin ng mga polis. Ninakaw daw sa parking lot yung kotse yung bumunggo kay Kuya. Tapos tumakas daw yung driver. Alam mo, Hazel, ang mabuti natin gawin. Maghintay na lang tayo matapos yung investigation ng mga polis bago tayo mag-jump into conclusions. Teka lang. So, hindi ka naniniwala na may gumagalang kamukha ni Ate Maika? Hazel, hindi kaya dala lang yan ang trauma mo sa pagkakauntog? Kasi sabi mo kanina, nakita mo rin si Kuya. Charlie, alam ko kung ano nakita ko. At kailangan makita mo rin siya para malaman natin kung ano talaga yung totoo. Pwede rin na manlik mata ka lang. Charlie! I'm sorry, sorry. Okay ka lang. Hindi ako si Maika. Ako si Danica. And you? I know you. You're Hazel. Patayin na nga yung twin sister ko. Papatayin niyo rin ba ako? Miss, sorry. Sorry talaga. Siguro na-distract lang ako. Pero, my God, kamukha mo talaga si Maika. Twin sister? May kakambal si Ate Maika? Hindi mo alam? We were separated when our parents separated. Nagkahiwalay kami when my mom chose your dad. Nagkita lang kami online last year. And I came here to visit her, pero patay na pala siya at ikaw yung nandito. Hindi ko alam na may kakambal si Ate Maika. Now you know. If you're done trying to kill me, may mga unfinished business pa ako na kailangan ko asikasuhin. Excuse me. Sana naman matagal mo nang sinabi sa akin para hindi ako nagulat ng ganito. Ako na lang laging hulit nakakaalam. Totoo nga, may kakambal si Ate Maika. Nagkahiwalay sila noon, nagpakasal si Dad at yung mommy ni Ate Maika. Well, at least nag-make sense na hindi mo ito yung nakita mo. Pero alam mo, masama yung kutob ko sa kanya eh. Nung dumating siya dito, saka nangyari yung aksidente namin ni Bern. Hazel, mahirap na magbintang. Naalala mo last time yung tukol kay Janet? Eh, natuto na ako. At ngayon, kailangan ko na lang maghanap ng patunay na bad news si Danica. Hazel? Po? Bakit hindi mo sinabi sa akin na kapatid mo pala si Maika Benitez? Kasi po, Hindi bali na. Huwag ka na mag-explain. Sinabi na sa akin lahat ni Danica. Bakit mo ba kasi tinatago sa lahat? Ah, alam ko na. Dahil nahihiya ka na malaman ng lahat na kapatid ka ng isang nagpakamatay. Well, it's understandable. Dahil mas importante nga naman siguro sa iyong reputasyon kesa sa sister mo. Or should I say, half-sister? Hindi naman yun yung dahilan eh. Hindi ko natrabaho ang problema ng pamilya niya. Ah, Hazel, dito na rin magstay sa dorm si Danica. Po? Yes, it's been arranged. I've paid. And I'll be here with you. I'm excited. Oh, bakit parang malungkot ka? Pinapaalala ko ba sa'yo ang pagka-guilty mo? Well, sorry ka na lang. I just wanna make sure na wala sa'ng gawing masama yung Danica na yun. Sobra-sobra lang yung ginawa para sa akin, Charlie. Ayun, nakataabalahin. Kasi, Hazel, kung nabubuhay si Kuya, ganito rin naman gagawin niya sa'yo eh.
Tinuhubo ang Chavez brothers. Mm. Well, kaya lang kasi natigay na isa. Kami naman, be more sensitive. They're just consoling each other in their times of mourning. Wow. Diba, Hazel? Don't mind Kobe. Taklesa lang talaga yan. Alam nyo, kailangan lahat tayo friends dito kasi tayo lang magkakasama for the Christmas vacation. Uwi na kasi silang lahat eh. Yeah. Pati ikaw? Oh, yes, dear. Actually, nakapagpaano kami kay Mrs. Rona and Sophie and I are planning for a Christmas party here. Christmas party? Can I join? I'll be staying here with Hazel sa dorm hanggat hindi pa siya umuwi sa dad niya. My goodness, nakakaloka. Maika has a twin. It's true. Kamukha-kamukha mo siya. Nice. Well, duh. Twins nga, di ba? So ano? Can I join your party? Of course, girl. The more, the merrier. Basta huwag makakalimutan ang iyong pang-exchange gift card. Okay. Alright. Maika? Iris. Ikaw si Iris? Buhay ka? No. No. Stay away from me. Huwag kang lalapit. Mas natsyempohan din kita mag-isa. Nasaan yung four eyes na sunod sa'yo? Kasama si Kobe. Bumili ng mga party supplies for the party later. At least we're trying to keep the Christmas spirit alive. Hala ko kasi patay na ang Pasko dahil sa patiting na bagyo. It's all over the news. Delikado daw sa labas. Pati naman sa loob, diba? Bakit? Dahil sa akin? Alam mo, hindi ka nakakatuwa. Tinakot mo si Iris. I didn't mean to. Kasalanan ko ba na kamukha ko yung patay niyang kaibigan? Wala naman siya dapat ikatakot sa akin eh. Wala nga ba? Bakit? Natatakot ka sa akin? Aminin mo ka sa akin. Bakit ka ba nandito, ha? Gusto mong malaman bakit ako nandito? Nandito ako para singilin ka. Ano? Hinayaan mo mamatay ang kapatid ko. Nang dahil sa'yo, hindi ko siya nakilala. Danica. Iris. Sorry kanina. Okay lang. Nabigla lang din ako.
I'm sorry for your loss din. I know how you feel. Alam ko, magkaiba mawala ng kapatid at ng taong gusto mo. Pero kapag mahal mo sila, parehas masakit kapag nawala silang dalawa. I know. Hindi alam ng lahat kung gaano ka-importante sa akin si Ben. Si Ben ang unang nagmalasakit sa akin when I first got here. Siya lang ang nagparamdam sa akin ng worth ko ng mga panahon mo nang pumapansin sa akin. Ganun din ako with Maika. Sabi nila, ang kambal daw gawa sa isang kaluluwa. So when we finally reconnected, feeling ko buong-buo na ako ulit. Pero nung nalaman kong patay na pala siya, sakit-sakit. Ang sakit sa akin. If only I could bring her back. Danica, hindi na natin maibabalik ang mga taong nawala pa. Pero pwede nating pagbayaran yung mga taong gumawa nun sa kanila. Okay. Hello. Hello. Sali! Grabe. Uy. Grabe, nakaya yung auto ko, kaya tumakbo lang kami. Grabe ha, wet and wild sa labas. Eh, what nung Christmas party na to? Did we miss anything? Nag-wrestling lang naman si Hazel at si Danica. Huh? Inatahan niya ako. Sinisisi niya ako kasi daw ako yung rason kung bakit namatay si Ate Maika. Enough, guys, okay? Pasko-pasko, puro pati pinag-uusapan natin eh. Mag-party na lang tayo. Ito, no? Okay. Hi! Kaloka. Pasko nga naman. Para na? You okay? Ayos na natin. Oh. Bakit? Bakit kami ito? Oh, relax. Relax. Ito. Pasko na natin. Thank you, ah. Thank you. Upo ka muna dyan. Upo ka muna. Thanks. Wow! Charlie! Sige mo ako, Charlie. Dali! Upo talaga. Ginawa niyo ba ito? Of course! Ayos na ito. Sweet! Nabasa na muna natin lahat. Kumain ka na natin. Oh, sige. Eto, Kobe. Gift ko to sa'yo. Gusto mo na? Wow! Dali na! Ano to, ha? My favorite color ko to. Wow! Ito siyang angel. Para hindi mo makalimutan yung values mo. Ganon? Thank you. At ito naman ang gift ko for you. Angel din. Medyo. O, ayan. Anong bagay sa akin? Kahit tinalo ka ni Hazel sa Bucon, may tiara ka pa rin. Kat. Sorry ah. Wala kasi ako na-prepare ng mga gifts eh. Oh, ako may gift ako sa'yo. Kiraga? Sa akin ang gift. Ito. Makita nga ate. Oy! Ang cute naman ito! Music, wow! Music, wow! Thank you, Charlie. So, ah, okay, sorry. Okay. Ano yung binigay ka sa'yo? Pwede ba kita yung hot? Para pagkatarinig mo, maalala mo ako. Tsaka pwede mo rin siya nilagay yung mga mahalagang gamit mo. Eh, Diyos! Salamat. Jump, Thank you.
Sino may gawa niyan? Saan ginagawa to, ha? Ano pinagsasabi mo? May death threat kay Hazel! So, akala niyo ako gumawa niyan. Hindi ako. But I do think it's a great idea. Ano? Dahil ikaw ang deserving mamatay, hindi si Maika. Kung alam mo lang kung gaano ako kamahal si Ate Maika, gagawin ko ang lahat para sa kanya, ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Alam mo, sana nga ako yung namatay at hindi siya. Para hanapin ko sino ang pumatay sa ate ko. Pero bakit mas lalong gumugulo pa? Tapos pinapamukha akong masama ni Danica. Bakit, Charlie, nagkulong ba ako, ha? Hazel, huwag mo sabihin yan. Alam mo, Hazel, mahirap talaga hanapin ang katotohanan. At mas lalong umihirap to kapag malapit mo nang makita yun. Alam mo, Hazel, I think may kinalaman talaga yung Danica na yan sa mga nangyayaring gulo dito. Nangyayari yung kay Kuya nung dumating siya. Tapos ngayon, eto. Ang mabuti pang gawin natin dito, mag-ingat na lang tayo at maghintay. Maulan natin siya sa akto kapag may ginawa siyang mali. At kapag nangyari yun, pwede tayong kumilos. Hazel, huwag ka mag-alala. Nandito lang ako, kasamahan kita para maalaman mo ang katotohanan. Okay. Sino? May tao! May hawak siyang kutsilyo! Dito lang kayo, ha? Tugutahan ko yun. Ito, samahan ka ba? Mrs. Rona! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Mrs. Rona, nandito siya sa dormitoryo! Papatayin niya tayo! Papatayin niya tayo lahat! Iris, nilibot na namin ang buong dormitoryo. Wala naman talaga kami nakita. Baka guni-guni mo lang yun. Mrs. Rona, nakita ko talaga. Iris, hindi kaya anino lang yun kasi maraming lumilipad na sa kanya sa labas eh. Dahil sa malakas na hangin. Baka naman napagkamala mo lang yun ang kung ano-ano. Alam mo, Iris, mabuti pa magpahinga ka muna dahil walang ibang tao dito eh. Ganda na lang, Iris. Huwag ka mag-alala, ha? Nandito lang kami. At kung kailangan mo ng tulong, sumigaw ka lang. Pupunta kami. Ha? I told you. It wasn't me. Baka yung nakita ni Iris yung naglagay doon. Alam mo, ikaw lang naman kasi ang may motive na takutin si Hayes. Gagawin mo lang, aaminin mo, magsisisi ka, papatawarin ka ni God. Sabi ko nga sa inyo, hindi nga ako yun. Diba magkakasama tayo nung may nakita si Iris? Ibig sabihin, hindi lang tayo yung tao dito sa dorm. Or, baka naman talagang baliw yan si Iris at siya naging nandito kay Hazel. Na? Mm-hmm.
Alam niyo guys, tama na. Huwag yun ang pagbintangan si Iris. Ipapahinga na siya. Masyado na siyang maraming pinagdaanan. Tama na tong party na to. May bagyo na, party pa kayo ng party. Magsitulog na kayo. Kayong mga lalaki. Ituturo ko sa inyo kung saan kayo pwede. Mrs. Rona, okay lang po pa kung dito na lang po kami, kung sama-sama na lang po kami. Kasi nakakatakot lang po kung totoo po yung sinasabi ni Iris na may nakapasok ditong killer. Naniniwala kayo doon? Nagdi-delirio lang yun. Dito. Hindi niya ako mauunahan. Uunahan ko siya, babariling ko siya! Mrs. Rona, wait! Huwag po! Baka kayo po yung atakihin ng killer! Wah, Mrs. Rona, saglit lang po! Iris? Iris, huwag ka mag-alala, ha? Dadalhin ka namin sa hospital. Everything's going to be okay. Iris, nakita mo ba kung sino gumawa nito sa'yo? Nakita mo ba yung mukha niya? Iris, tubig. Kailangan mo ulit tubig. Okay, mabalik ako. Iris? Iris! Nandito. Bumalik lang ako kasi nag-aalala ako kay Iris eh. Nasaan siya? Eh, hindi ko alam. Basta kumuha ko ng tubig para sa kanya tapos pagbalik ko dito, wala na siya. Huh? Hazel, tingnan mo to. Dugo. Parang may humata kay Iris.